minom lang po kami ng tubig. Break lang. Tawag dun, kanina na nakuwento mo nga, nasabi mo yung kailangan mong gumawa. Parang i-aim mo dapat na makagawa ng kanta na timeless. Pero sa'yo ba, yung sa pagpo-produce nga, kasi merong side na mag-produce ka ng kanta na magugustuhan ng tao. O kantang yung gusto mo. Laging kanta na gusto ko. Oh, di ba? Yun talaga eh. Laging kanta na gusto ko. I don't compromise. I compense. Compromise. Compromise. Ha? I don't try to... Kasi magiging ugali mo yan. Magko-compromise ka ng magko-compromise. Pero it's okay to compromise rin naman. It's healthy to compromise. Pero yung dapat yung foundation, yung roots mo, yung core mo talaga, hindi pwede kay-compromise yun. Oo, pero basta gawa mo. Ano mo yun? Kasi, man, ang hirap gumawa ng product na binuhos mo lahat ng energy mo doon. And means, I don't know, meron ako nakikita na producers na sobrang bilis lang talaga nila gumawa and pak. Nakakatatlo silang kanta a day, dalawang kanta. Gigising sila, magpo-produce sila, tapos na by lunch. And I envy those. Pero as time goes by, hindi pala ako yun. Alam mo yun. Mas gusto mo ba yung slow burn? Slow burn, tapos inaano ko lahat ng energy. Like, finifeel ko lahat na... Alam mo yun, yung nakagawa ka ng sarap, masarap na chorus. Oh, wow! Sige, sapa. Totoo. Saka maganda kasi sa kanta, kapag matagal din ng, pag matagal siyang niluluto. Minsan, iba, kunyari, yung mood mo lang, o yung mga nangyari lang sa araw mo nung ano na yun, may influence na yung kanta eh. So parang pag pinilit mong tapusin sa isang araw talaga, parang ang daming opportunities na baka pa better ideas o better. Yeah, yeah. Magbabago eh. Hindi, tsaka parang yung pagkain pare, sabi doon, na ang music producing is merong fast pace na parang ginisa mo lang, tapos in 30 minutes, tapos na yung luto. Pero Chinese masarap cuisine, pa rin. No? Parang Chinese cuisine. No? Pero masarap pa rin. Tapos meron naman yung minarinate ng overnight. Japanese pero masarap naman, pa rin. Naman. Yeah! Nagtitignan mo kasi sa pagluluto, di ba? Tama. Ang tama. Chinese style, very yung wok, boom. Talagang fast food, mabilis, pero masarap. Oh, Japanese naman, kunyari, ramen, punta 16 hours yung ipapakuluan. And yung sa akin, yung approach ko sa music production ko is parang marination and fermentation. Gets. Alam mo yun, takes time. Yes, I need speed too for productivity. Pero alam mo yun, as much as possible I try to combine the two kasi yun talaga yung mas healthy. That's why lahat yung mga yung mentor ko, no, Sir Gani. Sino? Shout out. Sir Gani. Si, isa Gani Palabiab. Gary Palabiab? Gani. Ah, Gani Palabiab. Isa Gani. Yan, taught me so much in music production. The speed, the sound selection, the etiquette sa studio. Ano pinaka-importanting natutunan mo kay sa isa gani? Yan yung mga things na yun, my man. Tapos yung the interaction with the artist. Ay, napaka-importante lang. Totoo lang. Napaka-importante na kung paano mo i-handle yung artist. Yes. Yan, lahat yung natutunan ko and nag-shadow ako sa kanya. And I'm humbled as a student, you know, ng mga ano niya, system niya on, merong, alam mo yun, pero merong mga ibang nagre-resonate, merong hindi ibang nagre-resonate, alam mo yun, and it's part of knowing who you are, you know, it's, and okay lang, kasi I know in the future magagamit ko siya, alam mo yun, kapag, lalo na yung mga troubleshooting and yan, dapat top of your head para ka nag-i-improvise. Alam mo yun, sa gitara, this is a jam. Kapag may session, this is a jam.
Okay, we're here to perform. Parang ganun. As music producers rin. Mm. Parang part ako ng band. Mm. Actually, ganun ko na tinitignan yung ano yung yung production o yung music. Talagang part din ng team talaga si production. Ay, si producer na parang kaya nga pag doon sa yung circumpact na project ko, parang hindi lang siya yung mga ako yung hindi lang yung iba tumutugtog. Talagang kasama yung kabuuan nung project ba na parang lahat ng tao talagang may contribution doon yung circumpact para sa akin, parang ganun. Tapos I do think na na-compromise yung creativity ko doon rin. And I don't think na ko-compromise yung as well as yung professionalism. And yun, doon na pumapasok yung discipline eh. And, yun, and really essential to productivity. Masyado mong malapit yung ano. Pero paano nga ba yun? Kasi kunyari tayo mga musikero, we deal with emotions and inspiration eh. Uh-huh. Paano nga ba maging disiplinado kung inspiration ang hinahanap mo? That's a really nice question. Tanong ko rin yan. Yeah. Ako rin.